Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like, subscribe, share, comment below kung ano ang inyong opinion kuro-kuro sa ating pag-uusapan na trending news ngayon. But before that, I would like to say thank you very much sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat na palaging manunood sa aking mga video, nag-like, nag-share, nag-comment. Wow! Super duper salamat po lahat ng OFW all over the world. Salamat in advance. Merry Christmas! Ho ho ho! In advance, Happy New Year also! Oh, Shasha, ito na. Kalerke, sa isang interview ni Mama Lenlen ba? December 7, 2022, Affirm National, usapang angat buhay with Attorney Lenny Robredo. Ito ang isang tanong para kay Mama Lenlen. Ito na oh. Why did you not protest the result of the election? Bakit hindi ka nagprotesta sa resulta ng election? Kasi ugong-ugong or chika-chika ng mga pinklawan at dilawan, ay, niloko daw. Oh. Sinabotahe ang resulta. Maraming SIM pack daw, SIM card ang ginamit ng BBM at Sara Duterte na tandem para lang sila manalo. Yun ang mga sabi-sabi nila. Oy, hindi sila maka-move on. Ito na ang sagot ni Mama Lenlen. Right after elections, we formed a team of lawyers. Ay, kalorki! Team of lawyers talaga si Madam. Ang dami nila. And we formed a team of computer experts. Oh! Computer experts, team of lawyers, after ng election, ano ba ginawa nila? Oy, to look into allegations of cheating. Huh? May allegations of cheating ba? Sino ba nag-allegations of cheating? Di ba mga supporters niyo? Kasi hindi maka-move on na natalo sila. 31 million, million ang vomoto. Vomoto ha? Vomoto kina BBM at Sara. So, normally sa Pilipinas, pag natalo ang isang kandidato, obviously, may mga chika-chika talaga na niloko kami, cheating. Oh, si Mama naman, medyo naniwala siya kasi confident siya, maraming susuporta sa akin. It's because ako yung pinaka-intelligent. Ito kasi sabi niyo, oh, we formed a team of lawyers and we formed a team of computer experts to look into allegations of cheating. Grabe ah. We participated in all the third-party audits that were conducted. And our lawyers and our computer experts did not see anything. Oh. Ay, hindi ito sinabi ni Madam. Ngayon lang taga lumabas ito. Ngayon lang kanya pinasabog ba? Mga ilang buwan na nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ngayon lang talaga siya nagsabi ba na meron kaming kinuhang mga lawyers at computer experts na they found out na wala talagang walang nakitang cheating, allegations. Wala nakitang cheating. Our lawyers and our computer experts did not see anything. Wala nakita. Pero bakit sinabi ni Madam? Bakit pinabayaan lang niya ang kanyang mga pinklawan na mag-allegations ba na mga sinungaling, magnanakaw, cheaters kayo, hindi si BBM ang nanalo, di ba? May alam na pala si Mama, hindi lang sinabi ninyo. Red flag. Next, hindi ko po sinasabing walang dayaan. Wait, hindi niya sinasabing walang dayaan pero wala silang na-find out. So ano? Naguguluhan talaga ako eh. Hindi ko po sinasabing walang dayaan na nangyari ang sinasabi ko. Kulang walang nakita. okay. So walang nakitang dayaan. Pero hindi niya, ang tawag dito, hindi niya maamin. Alo, naguluhan talaga ako ay mga kabibig. Oo. Hindi ko po sinabing walang dayaan. So hindi ko sinabi ha. Sabi ni Mama Lenlen, hindi ko sinabing walang dayaan na nangyari sa eleksyon. Ang sinasabi ko lang, walang nakita. Kung walang nakita, walang prueba, walang dayaan. Diba? Logic lang. Kasi, o team of lawyers na yan. Team of computer experts. Grabe naman. So you question the capabilities, the intelligence of your lawyer and computer experts. Madami kaya, team.
Tapos sinabi mong hindi ka naniniwala na walang dayaan? Hindi mo sinasabing walang dayaang nangyari? Kasi wala kayong nakita? Naguluhan ako kabibig. Ay, hindi ko mag-gets kung anong pono-point out ni Mama. Eto na. Eto na ang mga komento ng ating mga netizen. Dapat ipatawas na si Mama para may makita siya. Oo nga. Why not try to go to Roddy Baldwin? Oo. Pwede po kayong pumunta kay Roddy Baldwin para ipaalam natin. Baka may makita si Roddy Baldwin, Mama. Diba? Baka mga bulag yung kinuha niyang experts. Walang makita eh. Dapat si Ed Caluwag tinawag niya para kahit walang makitang mga tao, siya meron. Hala, Mama. Hala, oy, sobrang talino ni Mama. How can there be no cheating? Kasi walang nakita. Walang nakita, pero walang daya ang nangyari. Ay, ang gulo-gulo. Naguluhan kayo, makabibig. Ako, makabibig, naguluhan talaga ako, madam. When I read something like this, nagpapasalamat akong hindi ko siya binoto. Kahit zombie, tatakbo pala yun dito, walang utak eh. Lutang na naman ang sagutan. Nakaka-stress pakinggan yung ganitong paliwanag. Hindi kasi prepared ang questions. Kung prepared pa sana ang questions, there's a possibility maganda ang sagot ni Mama. Baka maintindihan pa natin ang point na gusto niyang ipaalam sa atin, ipa-understand sa atin. Pero talaga ha, sumasakit ang ulo ko sa pag-intindi ng kanyang point. Please, next topic na lang. She's not important to be discussed. At alam po siyang, wala po siyang ambag sa Pilipinas, kundi paninira lang. Hala, baka ito ang solusyon ng problema natin. Walang nakita, pero hindi natin sasabihin na walang dayaan. Paano yon? Magic! Aminin natin na entertained din naman tayo kahit papaano sa kanyang mga sagot. Oo, maraming na-entered. Alam nyo ba, maraming mga netizen na gustong tatakbo sila ni Robredo. Joke aside, gusto lang manalo sila ni Robredo para daw may katuwaan, may joker daw sa Senado. Grabe naman kayo, matalino si Mama. International speaker ha. Take note, at professor siya sa Harvard University. Huwag ismulin ang brain cells ni Mama, huwag kayong ganyan. Sabi ni Mama, hindi ko po sinasabing walang dayaan na nangyari. Ang sinasabi ko, walang nakita. Ha? Walang nakita. Pero hindi niya sinasabing walang dayaang nangyari. Sinasabi ng kanyang lawyers and team of computer expert, wala silang nakita. So, nako, binigyan lang talaga ng ano ba? Binigyan lang nila si Madam ng konting pag-asa. Na maybe pwede siyang mahihalal bilang presidente someday. Nako, Mama, gumising na po kayo. Umaga na, masyado na ang inyong nightmare. Okay, mga kabibig, ano ang inyong pagkaintindi sa sinabi ni Mama Lenlen na hindi ko po sinasabing walang dayaan na nangyari, ang sinasabi ko walang nakita? Write down your comments below. Tingnan natin kung sino talagang nakagets ng point niya para naman alam ko. Bye everyone, see you next time.